May lang ako na-depress. Sobrang ganda, sorry ako. Ngayon ko lang siya malabas. Hindi ko talaga kaya mag-kikim. Kasi ngayon ko lang na-realize na, hindi, kasi itong buong lingon to, inisip ko, gusto ko pa ba mag-stay? Gusto ko pa ba dito? Pero gusto ko na umuwi. Ngayon kung matakbo sa utak ko, matas ngayon yung mami ko. Kasi ngayon na lang ako probe ako. Dude, usually, pag napaprobe ako, umiiyak ako sa mga buwisit. Sobrang lungkot. Pero hindi, baliktad. Parang kasama ko sa tatlong mababa. Pero, okay. Pero dahan, dalawa'y nararamdaman ko talaga. Siyempre, una, hindi ko umuwi. Pangalawa, kailangan ko magstay. Kailangan ko gawin lahat ng mga kaya ko dahil hindi habang buhay makakasama ko rin sila. At ito, may possibility na habang buhay ko itong dalhin sa buhay ko. Iba-ibang experiences ng tao eh. Itong phase na to na pinagdadaanan mo, ito yung phase na sobrang critical para sa ating lahat. Ito na yung phase na nagdadalawang isip ka na kung bakit andito ka pa. Diba? Iniisip mo na sa sarili mo, Diyos ko, ano ba itong pinasukan ko? Bakit pasok andito tayo pa ba ako? Ano pa bang, paano? Yung gano'n. Okay lang. Hindi naman ano. Hindi naman sa... Hindi naman sa ano, nagiging atribida ako or anything ah. Ang sa akin lang kasi is... Ganito yan. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa phase na... Yun bang, di ba, basta sa akin kasi... Ngayon pa lang nagsisimula yung phase na yung utak ko gumagana eh. Kumbaga, sobrang haba ng adjustment period ko. Yun pa ako bumabuelo. Kayo, from the very beginning, from the very start, boom! Attack ka agad kayo eh. Kasi, yun bang, sobrang gustong-gustong nyo talaga to. Ako ngayon pa nagsisink in sa akin na buong buhay, ito lang ang gagawin ko. Alam kong ito lang ang gagawin ko. Kasi yun nga masama ako, alam ko na eh. Nag-alam ko pa rin ako. Alam mo, alam mo yung gusto ko to. Sobra. Pinaghanda ko pag pumasok, I mean. Ni-imagine ko, hindi ko naman na-expect na magiging... Kasi hindi ako yung tipong tao na homesick. Alam ng pamilya ko yun eh. Ngayon ko lang naramdaman eh. Kasi ngayon ko lang na-realize. Sino yung pinaghuhugutan ko talaga kahit anong mangyari sa buhay? Kanyang mga kanta? Di ba kailangan may paghugutan? Hanap pa ako ng hanap. Ngayon ko lang na-realize sila lang. Hindi, kontrolin mo na lang yung pinaghuhugutan mo. Actually, tayong lahat ay ganyan. Yun bang, ang tagal natin yung isang kanta, ini-internalize mo, pero ang tagal mong makuha ang buong meaning hanggat sa hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas. Diba? Kung wala kang pinaghuhugutan, bali wala yung kanta kahit ano pong ganda ng boses mo. Dude. Actually, nagsimula talaga ito ng birthday ng mom ko. Before pa ng birthday ng mom ko, nararamdaman ko, pero after nung... Sineset aside mo lang. God, yes. As in, pinipigil ko talaga. Kasi kilala mo... Ayaw mo ng ano eh. Ayaw ko ng drama. Totoo lang. I hate drama. You don't like that kind of shit. Yeah. I don't like that kind of shit. Drama. Utang na lobong mo. Bigyan yan. Pero naging ipokrita lang ako. Alam mo, ano naman eh. Lahat naman tayo at some point we break down and cry. Ang hirap talaga mag-kim-kim. Hindi ko kasi masabi sa'yo na, tingnan mo ko, hindi ko may isang pamilya ko kasi hindi naman yung totoo, di ba? Sobra. Yung first few weeks na,
Pero yung first few weeks, medyo na ano rin ako. Pero hanggang tumaganda sana yun. Tsaka, hindi ko lang. I'm sure hey, sobrang pa. Proud sila sa'yo. Sobra. I know, they told me that. I don't wanna let them down, but I wanna see them. I wanna be with them now. Sabi ko lang na gusto ko, pero hindi ako uwi. Kahit ano mangyari. Hindi ako uwi. Basta ito, hindi ako susuko. Hindi ako yung mag-voluntary, utang na loob. Wow. Kahit ganito ako, hindi ako mahi. Hindi ako ganun klaseng tao. Tanga. Sabi nga nila direct, di ba, in this group, no marketers. No. Who will call them? I quit. Just keep fighting until the end. Hindi ako mag-quit. Alam ko yun. Problema lang sa akin. Parang hinintay ko. Yun yung masama eh. Hindi ako magkukwit. Hindi. Pero parang, ano yung ginawa ko kanina? Yung naramdaman ko talaga kanina nalaman ko na sa bottom tree ako. Hindi ako parang, ay shit. Hindi eh. Parang, patong ako. Papa din ako buwi. Oh my God, di ba? Parang wala. Hindi ko lang na parang, oh shit. Hindi pwede itong gandong feeling. Chris, iwasan mo to. Kaya sinabi ko kagad kay Elisa. Poy, pumunta ka sa counseling room. Poy! Where's Poy? Diba ako, ever si simula ng week. Parang ginip ko hanggang ngayon may kasama kay Yossi. Yun ang natatawa. Dude, ito yung nangyari. After ang birthday naman ko, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na parang ginip ko kasama ko. Sinara sa bahay ako. Kasama na Yossi. Ayossi ko, dad ko. Alam mo yun? Tapos bigla labas ako, kasama yung barkada. Hala, parang buhay ko talaga normal life. Tapos, dalas pa yung part na magigising daw ako. Parang, wow, sa bahay ako. Yung gano'ng feeling, lagi sa palagi. Parang, tapos biglang after few hours, magigising na rin ako. Ang alam, hindi ko pa pala sila kasama. Ilang linggo na lang. Alam ko. Pero gusto ko lang ilabas kasi mahirapan din ako. Hindi ko ilabas to. Tagal na bukas eh, diba? Dalawang linggo na yata ito. Lumala lang ito talaga nung after the set nung second gala night. Ay, ito. Huling gala night natin.